Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga qualities na gustong-gusto ng mga lalaki sa isang babae. Pero bago yan, i-hit mo muna like, subscribe at share button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa number 1. Alam niya kung paano siya pupurihin at magiging proud para sa kanya. Kahit sino, lalaki man o babae, syempre ay gustong pinupuri. Ang mga compliments ay laging hinahanap at tinadamdam basta ito ay totoo. Kahit gaano kamaskulado o gaanong kalalaking-lalaking tingnan, ay tiyak na matutunaw ang puso kapag nakarinig ng papuri galing sa kanyang partner. Bukod pa dito, gustong-gusto ng mga lalaki ang mga babae magpaparamdam na gusto siya ng babae at nagpapakita na proud siya sa kanya. Meron talagang pangangailangan ang mga lalaki para purihin. Number 2, magiging malapit sa pamilya. Ang mga babaeng pinapahalagahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya ay importante sa pagkonsidera ng mga lalaki para maging kanilang partner. Ngunit, hindi naman ito kasalanan ng isang tao kung nanggaling siya sa isang abusadong pamilya. Pero ang pagkakaroon ng effort ng babae para mapalapit man lang sa pamilya niya at pamilya ng lalaki ay may malaking points para sa mga lalaki. Number 3, mabuti ang puso. Siya ang babaeng iniisip ang kapakanan ng mga minamahal niya. Siya ay mapagmahal at maalaga. Gumagawa ng mga maliliit na bagay para mapasaya ka dahil lang mahal ka niya. Ang isang babae na bukal sa kalooban ng kabutihan. Kanya ang isang babae ang gustong-gustong pakasalan ng mga lalaki. Number 4, red lips. Ito ay kalimitang may kaugnayan sa emosyon na sobrang nakaka-attract sa mga lalaki. Bukod pa sa paggamit ng red lipstick, madami pang make-up items na maaari makatulong sa babae para mailabas ang kanyang ganda. Number 5, pagiging matalino. Hindi natin maitatanggi na ang pisikal ng mga katangian ang unang nakukuhang atensyon ng mga kalalakihan. Di gaano kadali makita kung ang isang tao ay may magandang personalidad nang hindi ito nakikilala ng lubusan. Maraming mga feeling ang nagsimula sa pisikal na atraksyon lamang, ngunit gaano kaya ito tumatagal? Kapag ang isang pag-uusap ay walang lalim o substance kung tawagin, pinupuno na lamang natin ito ng pisikal na mga gawain, ngunit imposible na makabuo ka ng totoo at pangmatagalang relasyon batay lamang dito. Daig ng isang babaeng matalino at may kapasidad na magdala ng diskusyon tungkol sa mga makabuluhang bagay ang isang babae na hitsura lamang ang puhunan. Number 6, pagiging ambisyosa. Bukod sa pagsuporta sa iyo para makamit ang iyong mga pangarap at hangarin sa buhay, meron din dapat siyang sariling mga pangarap niya. Ang isang babaeng may inaabot na pangarap para sa kanyang hangarin ay hahabulin ito hanggang sa makamit niya ito. Hindi lamang ito kailangang tungkol sa aspeto ng karera, maaari din itong sa isang bagay na gustong-gusto niya. Ang isang mature na babae ay isang taong makakasama ng lalaki para sa paghabol niya sa kanyang mga pangarap. Ito ang magiging kasangga niya sa buhay. Number 7, hindi nagbabago ang pinapakita niya. Ang pagiging consistent ay isang importanteng katangian dahil pinapaalam nito sa iyong nobyo na hindi ka nagbabago kung sino ka. Hindi ka masyadong mabait ngayon para makilala siya sa mga unang mga buwan, ngunit biglang nagbabago kapag naging kayo na o pumasok na sa isang relasyon. Kung mahirap basahin ang isang tao, mahirap alamin kung paano kanya tratratuhin sa mga piling araw at hindi ito nagbabago kahit gaano pa siya kaganda. Number 8, ang pagkakaroon ng wide hips. Ang ganitong characteristics ay kalimitan tungkol sa fertility. Kalimitan, pinaniniwala tayo nito na ang babae merong ganitong katangian ay magbibigay na mas malusog at mas matatalinong mga anak. May pagtatalo tungkol sa ideya na ito pero pagdating sa physiological aspect, ito ay totoo. Pero hindi ko naman sinasabi na nakadepende ang kahalagahan ng babae sa sukat ng kanyang balakang. Number 9, handa siyang maglaan ng effort para sa inyong relasyon. Naniniwala ako na nararapat lamang na maglaan ka ng effort para sa isang relasyon. Pero importante rin na maintindihan mo na dapat parehos nyo itong nararamdaman. Ang paglalagay ng effort ay hindi naman kailangan en grande at sobra-sobra. Maaari itong simpleng pamamaraan lamang tulad ng simpleng pagpuprepare ng pagkain mo. Hindi sikreto na minsan nawawala na ang romansa habang tumatagal na ang relasyon. Ngunit hindi nyo dapat ito hayaang mangyari at ganoon rin siya. Kung ang babae ay patuloy lamang sa paggawa ng mga bagay na nakakaakit sa lalaki nung una silang magkita,
Kahit matagal na silang magkarelasyon, pinapakita nito na pinapahalagahan niya ang lalaki at ayaw niya itong mawala. Dagdag pa, kasing importante ay ang pagsiguro na parehas kayong nakakapagpakita ng halaga sa pinapakita niyong effort sa isa't isa. Ang pakiramdam na baliwala lamang ang isang tao ay maaari mag-ugat sa samalagi ng loob at ibang negatibong emosyon sa isang relasyon. Number 10. Parehas kayo ng pinanghahawakan ninyong paniniwala. Dagdag ito sa pagiging mapagmahal ang pamilya na nabanggit sa umpisa. Dahil kadalasan ang mga bagay na ating pananiniwalaan ay nahuhulma dahil sa pagpapalaki sa atin. May mga bagay na matindi ang ating paninindigan sa paniniwala natin ito kung paano natin tratuhin ang ating kapwa at ang ating sarili. Hindi na balay kung gaano nyo kagusto ang isa't isa o kung gaano kaganda ang samahan ninyo sa ngayon. Ngunit kung taliwas ang pinaniniwalaan o pinaghahawakan ninyo, maaaring maging rason ito ng pag-aaway kapag kayo ay nagtagal. Number 11. Pagiging palakaibigan. Kung ang isang lalaki ay makikipagkilala sa ibang tao, gusto niya nasa tabi niya ang kanyang nobya. Natural, nakikita natin ang ating sarili sa mga selebrasyon o may nakakabangga tayo sa isang bar. Walang lalaki ang gusto mag-alala sa pag-uugaling ipapakita ng kanyang nobya o asawa na ibibigay nito sa kanyang mga kaibigan kapag pinakilala siya nito. Ayaw naman niya mairita ito o ma-out of place. Importante din ito bilang kanyang katuwang sa buhay, bilang ikaw ang katuwang niya sa lahat ng aspeto ng buhay. Siyempre, hindi na kailangan sabihin, ngunit kailangan mayroon rin siyang kaparehas na katangian at pagkakaroon ng maayos na pakikitungo sa kanyang mga kaibigan, kapamilya, katrabaho, o kahit sino sa kanyang buhay na ipapakilala niya. Number 12. Pagiging nakakatawa. Alam natin kung gaano kaimportante para sa mga babae na ang lalaki sa kanilang buhay ay nakakatawa at may sense of humor. Pero pwede rin nating sabihin na importante din na ganoon din ang ugali ng babae. Lalo na kung ang lalaki ay nakakatawa, mawawala ang ugali niyang ito sa isang babaeng di makasabay sa trip niya at masyadong formal. Maaari rin itong magdulot ng tensyon kung nagpapatawa siya. Laging seryoso ang babae kaya lagi itong naiinis sa personalidad ng isa. Importante sa isang magdobyo na kaya nilang pagaanin ang sitwasyon at makipagbiruan sa isa't isa. Nakakatulong ito para mapaganda ang emosyon sa paligid nila. Nagiging masaya ang mga sandaling kasama ang isa't isa at di nakakatanda ang pagtawa. Number 13. Youthful personality. Minsan, importante din na itigil natin ang pagiging seryoso sa buhay at mag-relax. Napakikli lamang ng buhay at itreat lamang ang problema bilang opportunity para mag-improve at magkaroon ng growth. Kaya, huwag kang mag-alala at matutong mag-enjoy. Number 14. Pagiging marunong sa kusina. Alam naman natin na ito ang best way para makuha ang puso ng isang lalaki. Hindi naman natin madedenay na ang pagkakaroon ng masarap na dinner ay maaari magpagaan sa pakiramdam ng isang lalaki matapos ang isang mahirap na araw sa trabaho. Number 15. Pagkakaroon ng sensuality at init. Kung ang babae ay may sensuality at init sa katawan, maaaring wala siyang kahirap-hirap sa pag-attract ng quality man. Gusto ng mga lalaki na magkaroon sila ng chemistry sa kama at mapangiti siya na parang siya na ang pinakamaswerte at pinakamagaling na lalaki sa buong mundo. At yan ang mga top qualities na gustong gusto ng mga lalaki sa mga babae. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming salamat po sa panonood.